Yes guys, welcome back to my channel and today's video, gagawa po tayo ng tinolang manok na native chicken. So yun nga, ang una natin gagawin, magpakulo muna tayo ng mainit na tubig. Yan, sige day, huyup day, kay wala man tayo gasol. So kahoy ang gagamitin natin, yan. Baka magtaka kayo kung bakit magiging iba ang ating content muna ngayon. So, yun, ibahin muna natin ng konti para maipakita ko naman sa inyo na marunong tayong magluto. Ayan na. Ayan, so after niyang kumulo. So, ayan, ang next procedure naman natin ay kakatayin na natin ang ating manok. Yun, so first time ito talagang gumawa nito. Nakikita ko lang ito na ginagawa ng aking papa. Ayan. So, ihiwain na natin ang kanyang leg. So, hindi ko na lang pinakita kasi nga baka bawal po kay Lolo Whitey. After noon, hinugasan na natin yung manok. Ayan. So, oh no! Buhay pa pala siya, guys. So after mamatay ang manok, ilublub na natin siya sa doon sa kumukulong tubig na ating pinainit kanina. So bakit ko nilublub? Technique yan guys na mas madali nating tanggalin yung mga balahibo ng manok. Ayan, so na sa mga nakikita nyo, tinatanggal ko, mas mabilis yan guys. I promise. Ayan, gagawin nyo yan. Huwag nyong, yung iba kasi, inuunti-unti lang inaano yung manok nila, lagyan ng mainit na tubig. So hindi, mas maganda talaga na magpakulo muna kayo ng mainit na tubig at ilublub nyo doon ang manok, mas mabilis. Yan na, so binabalat, tinatanggalan natin ng balahibo. Ang hirap pala guys na magkatay ng manok, hindi madali ha, hindi madali talaga. So, pagkatapos, ayan, huhugasan ulit natin para mas matanggal pa yung mga ibang balahibo na hindi natin nakikita kanina. Ayan, so, hinuhugasan natin ng running water. Ayan, so, hindi madali talaga na magkatay ng manok. Umabot po ako ng, ano niyan, 3 dekada bago na linis lahat. So yun na nga, after natin mahugasan ang ating manok, after natin malinis, sisimulan natin i-cut po ang ating manok. Depende na po yan kung paano nyo i-cut yung manok nyo. Yan, sa akin kasi sinimulan ko sa paa. Basta, bahala na kayo kung anong gagawin, hindi naman ito pang ano, yung pambenta. Ano lang ito, for family lang, for dinner lang. Yan, so nahihirapan ako ng konti dyan. Yan, sige day. Kaya mo yan, day. Mag-ingat sa kutsilyo, day. Malaki yan, day, ha? Okay. Yan na. Medyo, ano siya, guys. Medyo, maano yung buto niya kasi medyo matanda na yung manok natin. Ayan. So, medyo nahihirapan si Inday. Sige, day. Kaya mo yan, day. So, iibahin lang natin ng konti, guys, ha, ang ating content. Yun, baka makikita nyo, madalas na tayong magluluto. Kakain ng konti, hindi ito magiging mukbang channel, ha, hindi. Gagawa lang tayo ng panibagong content para maiba lang din. Kasi nga, parang lagi na tayong nagsisit ng vlogs.
Yan, so after 48 years, natapos ko rin siyang ikakat ng maliliit. Yan na, sisimula na natin magluto. Una muna yung luya. Yan, hindi nawawala sa akin yung luya guys kasi nagpapatanggal yan ng isa sa lansa ng ating mga niluluto. Hindi lang sa manok, kahit ano, basta meron anong klaseng pag-isa, meron akong luya. Yan, isusunod na natin yung onion, ay lakas ng apoy. Yan, masisira ang beauty ni Inday. Sige, okay lang yan, Day. Kaya mo yan. Yan, so, bawang na. Yan. Sa sinasabi ko, guys, ha, hindi ito magiging cooking channel. Hindi rin ito mukbang. So, ginagawa ko lang to para maiba ng konti lang ang ating, content. Yan, ay nilalagay ko na yung manok natin, yung ating native chicken. Parang pag-isa lang siya ng konti para medyo mawala lang ang lansa ng ating manok. So, after na natin nagisa ng konti ang ating manok, nilalagyan ko na siya ng tubig. Ayan, depende na po yan kung gaano karami ang tubig ninyo. Basta maduto po ang inyong manok, okay na po yun. So, basta lang, yun lang po ang nagiging procedure ng ating luto. Ayan, nilalagay ko na ang ating tanglad. Isa rin yan sa nagpapasarap at nagpapatanggal ng lansa. So, hayun na nga guys! Yan, tatakpan na natin yan at bahala na kayo kung paano kayo maglalagay ng panlasa. So sad talaga na hindi ko nakunan yung pang last part na kakain, titikman, pero hiyan na po ang ating finished product kasi nga medyo na busy si Inday kaya hindi natapos at hindi ako kumain. So again, see you po sa susunod na ating cooking vlog. Thank you guys for watching!